samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe. Stop, 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 stop. Wala ka nang mahihintay na darating dyan. Sa Canada, talagang walang mga gasoline boy. So, self-service lang talaga. So, kailangan matutunan mo kung paano magpagasolina sa Canada. Okay, magpagasolina tayo. O, tayo muna. Kasi papunta. Papunta po tayo sa gasolinahan. So, magpapagasolina po tayo, mga kaibigan. Okay, ito po ang gasolinahan ng Canada. Kung makikita po ninyo, yung babae pong ito, hindi po yan gasoline girl. Nakikita nyo sa left. Hindi, yan po ay may-ari ng sasakyan. Ayan, siya ang naging gasoline girl. Tingin tayo ng iba. Ayun, yung lalaki po doon sa bandang right, makikita po natin. Hindi rin po yan gasoline boy. Siya po yung may-ari ng sasakyan na yan. Dati mong taya tayo ng loto. Ha? 99 million. Loto max. Ano 99 million? 99 million. 79 million. Oh, i-park natin ito sa kabila. Hindi dito. Hindi pa doon. Ay, doon sa... ano? Naiwan ko pala yung phone ko at sa so, kung nakikita po ninyo, ayan, yung dalawang mag-asawa na yan. Tinuturuan ng lalaki yung babae na magpagasolina. Hindi po sila mga gasoline girl, gasoline boy. Kundi sila po ay may-ari ng sasakyan na yan. So dito po sa Canada, kung makikita po ninyo, ayan, ang mga gasoline pump. Wala po silang mga gasoline boy dito, hindi katulad sa Pilipinas. Dito, self-service po. At ang bayad, pwede ka magbayad sa mismong pump na yan, pwede ka po magbayad. Or pwede ka rin magbayad sa loob. Diyan yung tinutukoy kong loob, ayan, yung Circle K. Diyan po, tindahan din yan. So, for example, magbabayad ka po ng cash dyan sa loob ka magbabayad ng cash. Kung magbabayad ka rito sa loob ng mga gasoline pump na yan, gagamitin mo ang card. It's either debit card or Visa ang gagamitin mo. So katulad nito, nakita natin merong umistop. Okay, nakita natin yan, yung lalaki na ito. Kinuha niya ang gasoline, yung hose, gasoline hose. At magpapagasolina na siya. Okay? So, ganyan po dito. Ganyan din ang gagawin natin ngayon. Magpapagasolina tayo. Papasok tayo dyan. At makikita ninyo kung paano pong proseso. Nung unang dating ko rito ay, naku, takot na takot ako ha. Hindi ko alam kung paano magpagasolina. pero natuto rin ako. Alright, so... pasok na tayo at magpagasolina tayo dyan. So kung magpapagasolina ka, kung magpapagasolina ka rito, pwede ka magbayad dito sa mismong pump. No? Kung makikita nyo, may number dito, number 7 yan. No? Ngayon, kung magbabayad ka dito, syempre magbabayad ka gamit mo ang ATM mo. So ang tawag po namin dito, debit card. So the first thing that you will do, of course, bubuksan mo yung iyong yan, yung gasolina mo, no? Then, dahil dito ka magbabayad, magbabayad ka muna, mautak sila. Kailangan bayad muna. Insert your ATM. Pwede mong zoom yan. Yeah, sinu-zoom ko. So, one moment, please.
nagtatanong siya kung car wash option, hindi tayo magpapa-car wash. Kaya, no thank you. Ngayon pipili siya ng amount kung magkano. Pipiliin natin ng $60. So, pre-authorizing for $60. Mm-hmm. Okay. Alright, checking ang gusto natin. Press 1. Enter na natin ang PIN. Okay, nandiyan na yung PIN natin, kaya i-confirm na natin by pressing green, enter. So, transaction approved. Please remove card now. So, tanggalin na natin ang card at pwede na tayong magpagasolina. So, kunin natin ito. And then press regular. Alright. So, naging gasoline boy tayo ngayon. Alright. Sa Pilipinas, may mga gasoline boy, pero dito, magpapagasolina ka, ikaw pa ang maglalagay ng gasolina sa kotse mo. Alright. So, tingnan po natin yan. Sumatakbo na. Dapat $60 yan. Dito naging gasoline boy ka. Ikaw na nga magpapagasolina, ikaw pa ang gasoline boy. So wala po silang gasoline boy dito. Yung tao lang doon sa loob. Kung gusto mo magbayad sa loob, saka may mga paninda po sa loob. So kung bibili ka doon, kung magbabayad ka sa loob ng gasolina, so papasok ka sa loob. Pero kung gusto mo naman magbayad dito, may option ka. Parang tipid sila, no? Tipid sa mga tao sa atin, ano eh. Maraming mga gasoline boy eh. So, $43, $44, malapit nang mag-60. Kapag $60 na yan, mag-i-stop na yan, naka-automatic na. Kasi sinet po natin yan ng $60. Kumina na siya. Kasi malapit na sa 60. Okay, 60. Tapos na. Wala nang gasolina, kaya ibabalik na natin. Pero ang sabi rito, press here for receipt. O, kailangan natin na resibo. Pindutin na. Ito yung sasarado na po natin ito. Self-service talaga rito sa Canada, mga kababayan. Tapos ang $60. So, pwede ka rin po magbayad sa loob ng store kung sakaling cash ang pambayad mo. O kahit na card ang pambayad mo, pwede ka rin magbayad sa loob. Mostly po, pag magbabayad ka sa loob, meron ka pang additional na mga bibilhin. Pagdating mo sa loob, sasabihin mo lang yung number ng pump. Makikita mo po, bawat pump may mga number yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ganun po ang magpagasolina sa Canada. Yun lang.